papunta dito. Wala, ganyan ko orang video-video eh. So ito na naman tayo, nagbabalik. So sisirain na naman natin yung motor natin, or I mean yung motor ko. So yung vlog ko ngayon is ito, syempre magkakabit ako ng modified camshaft or racing cams ba. So yung mga camshaft na to is stock lang. Tapos yung ginawa ko is yung intake pinaregrind ko. Ito, pinaregrind ko yung puwit niya para magtaas yung lip. So yung lip ng cams na to is 7.30. So yun yung total ko. 7.30 yung lip niya ngayon. Tapos yung exhaust naman, ito. So yung exhaust is hindi siya regrind, kundi build up. Pina-build up ko, tapos pina-regrind. Pinalinis yung build up ba. So yung dito niya, yung baba niya stuck pa rin. Yung naka-grind is yung ito, yung loop, yung binild up na part ng camshaft. So yung lip naman ito is mga 7.10 ganun. 7.10 yung lip niya, or 7.5. So medyo kaunti lang yung mga dinagdag ko. Yung standard lip ng intake cams is nasa mga 6.80. Tapos yung exhaust naman is 6.50. So medyo kaunti lang yung mga dinagdag ko na lip ng camshaft. So ito, ikakabit ko to ngayon. Tapos titingnan natin kung ano yung mga pwedeng magbabago sa response ng motor niya. Pero bago yun, papaanda rin muna natin yung motor. Pakinggan nyo kung ano yung sounds niya ba. So yun yung under no ng stock cams lang. Kakabit ko to ngayon, magsisims ako sa intake. Pero sa exhaust, bali diretso ko na lang tong ikakabit kasi wala namang nagbago dito sa puwete. Sa intake lang ako mag re-resims. Yung top speed ko pala sa rotunda is nasa mga 120 lang. Nakikita nyo naman sa mga previous na test drive ko. So 120, 122, 123. Nandun lang yung top speed niya. So sana yung cams na to is merong maidadagdag ba. Kasi sayang din naman yung gasto. Bali, pinagawa ko yung camshaft is nagbayad ako ng 1.5. So ganun. So ito, nagawa ko na siyang i-resims yung intake. So yung clearance na mga ginamit ko is yung intake 0.15 mm. Tapos yung exhaust naman is 0.20 mm. So medyo maluwag yung sa exhaust. Tapos same lang, 0.20 both sa exhaust. Tapos 0.15 mm both sa intake. So yan yung gamit ko na clearance. So kakabit ko to. At yun, pandar natin. At ito, natapos ko na. So papandarin ko. Tapos observe ko muna. Tapos kung itatakbo ko man dun sa rotunda, stock CDI lang din. Kasi nga medyo natatakot ako na matukod yung bulb sa piston ba.
yung under ng makina. So, hindi naman maingay. Normal lang yung ingay niya. Tingin ko lang parang okay, no? Pero parang lang din. So, kailangan siyang subukan para makita natin kung may uminto ba talaga yung camshaft. So dito pala tayo ngayon sa rotunda. So kung nakikita nyo, yan o, paahon po yan siya. Tapos doon yung starting line papunta dito, medyo pababa siya. Siguro mga 80 degree. Ganun yung pababa. Tapos ito yung level. Tapos pagdating dito, papunta naman doon, paangat mga 70 to 60 degree yung paangat niya, paahon. Doon sa last previous na mga video ko. Kaya 120 lang yung top speed ko. Meron nung kakilala. Kaya 120, 123 lang yung top speed ko. Is yun na nga, paahon siya. Yun o. Guys, bumalik. Wala, ganyan yung orang video-video eh. Wala ko describe eh. Paano ang kugod kayo? Pindi, paano ang kugod? At doon, laki na yung kukin ba? Hindi nga akong shop doon. Aman mo, amang ikan. Amang ikan? Bro? Ha? Aman mo? Ada naik kawan? Aw? Hah? Kenapa? Bunyak. Abu bunyak dia? Bunyak siang anak? Aw? Sigi. Dia mau pergi awal aku dulu. So yun po yung takbo ko, no, 127 or 128. So parang okay lang, may dinagdag naman. Pero gusto ko munang subukan ng ibang degree ng timing. So susubukan ko lang na medyo iiba kunti yung mga timing niya. Tapos ibabalik ko lang kung pumangit. Kung gumanda naman yung takbo, lalamang siya doon sa 128 na top speed is, so yun, steady na ako doon sa magagawa kong timing na adjustment ngayon. Ay.
pak yung ginawa ko na adjustment sa mga timing. So yun, no, nag 126 na lang siya sa last test drive ko noong gabi na. Tapos yun nga, so medyo pumangit. Kaya yun, tinanggal ko, tapos binalik ko siya sa dati kong adjustment ng timing, yung una kong na setup na timing ng mga cam gear ba. So ito, nabalik ko na siya. So parang okay naman yung 1.5 na gasto is okay lang. Kasi nga nagdagdag naman ng mga 8kph doon sa rotunda. Pero di ko pa siya nasubukan sa highway. Kasi nga busy din yung highway, tapos medyo delikado na rin doon sa highway kasi last time na may nagganap na karera doon is nahuli sila ng mga pulis. So parang naggumawa ng memo yung pulis ba na pag mahuhuli pa sila, malaking multa na yung babayaran nila. So wala nang nangyayaring race doon sa highway ng Labangan. Meron naman bagong kalsada pero doon nasa bundok, mga 250 meters na lang yung racetrack. So next vlog, doon na tayo. So bago ko tapusin yung vlog natin, i-shout out muna tayo sa mga subscriber kong patuloy na nanonood at suporta. Shout out UCP Cajes, Jerwin Indaya, Janeline May Mendoza, John Lloyd Raider 150, Chunchun, Jet Aguirre, Michael Solon, Ranilio Colalho Jr. So yun mga paps, sa inyong lahat maraming salamat, at sa mga patuloy na nanonood, thank you, at sana ay safe kayo. See you sa next vlog. Bye bye.